mula bukas, lahat ng mahigit 1 milyong customer ng Manila Water ang mawawala ng tubig hanggang 20 oras. At ngayon, hindi na lang tubig ang pinipilahan dahil dyan, paano kayo mantong sa ganito? At mapapanagot ba ang nasa likod nito? Saksi live, si Katrina Son. Katrina. Iganti lang ang may panic buying ng mga drum at mga galon dito sa Marcos Highway ang ilang mga residente. Nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko ang pila ng mga sasakyan dito sa Marcos Highway dahil ito sa dami ng mga bumibili ng mga drum at galon. Mahigit 500 drum ang nabenta rito ngayong araw. Nag-una na ma'am sa drum, pagbaba pa lang sa truck, kanya-kanya lang agaw kanina. Tingin ako ang drum, kaya lang out of stock na. Nagkakaubusan. Actually, ubus na talaga. Mamaya daw dadating. Mawawalan daw ng tubig bukas 10 a.m. hanggang kinabukasan na. Eh, wala kaming stock ng, wala kaming drum eh. Dahil in demand, ang drum na 800 pesos kahapon, 1,300 pesos na ngayon. Walang magagawa kahit na mahal na, napilitan na kaming bumili. Yung gusto bumili, bumili. Yung ayaw, wala kaming magagawa kasi sabi nila sinasamantala namin. Hindi kami mapagsamantala. Ilang araw na rin natutuyuan ang pasensya ang mga taga-barangay San Roque sa Antipolo. Yung iba dyan na tumiga na. Inaano nyo lang, balik na naman. Paano yung iba? Paano yung hindi? Doon na sa tulo, para hindi kawawa naman yung iba, nakapila, wala pa silang tubig. Pag lima, nagaya ninyo, dalawa lang, minimum. Yung mga nandun sa tulo, hindi pa nakakuha. Pag dumarating ang magrarasyon. Hello, kanina pa po, unang-una ko pupilahan. Wala, o diba? Kanina pa kami nandiyan. Ayan, ayan, ayan. Dalawang truck na ang dumating, hindi pa rin nalagyan yung pila ko. Alagyete na, high blood na ako. At dahil walang panlaba, namomroblema ang ilang estudyante gaya ni City ng Pedro P. Cruz Elementary School sa Mandaluyong. Wala na po akong uniform. Oh, bakit? Wala po kasing tubig. Batid ng DepEd ang problemang yan, kaya simula bukas, pwede na raw pumasok ng hindi naka-uniforme ang mga public school student na sapul sa water shortage. Ang pinaka-priority natin ay ma-maintain natin na ang mga bata at guro ay papasok. E paano naman ang mga ospital? Kung saan ang tubig, pandugtong ng buhay lalo na sa mga procedure gaya ng dialysis. Ang Rizal Medical Center, naglimita na kahapon ang tanggap ng mga pasyente. Ang mga manganganak dito, naghusa ng magdala ng mga bottled water para sa kanilang iluluwal. In times that we fail to fill their cisterns, we augment their supply through water tankers. We need more tankers to augment the supply of all the customers in the East Zone. But again, our top priority are the hospitals. Our hospitals depend on the water supply for the hygiene and sanitation of our patients. Lives are at stake and we need everybody's cooperation. Sa ngayon, kulang ng 140 million liters ang sinusupply na tubig ng Manila Water. At ang sabi ng kumpanya, magpapasensya po tayo. Ito ay mararanasan po natin itong buong tag-araw na ito, itong summer season na ito, hanggang siguro medyo mag-normalize uli yung level ng Lamesa Dam kung saan makakakuha uli tayo ng karagdagang supply eventually. At maghanda-handa pa dahil simula bukas, lahat ng 1,200,000 customer ng Manila Water mawawala ng supply ng 6 hanggang 20 oras kada araw. Depende sa lugar. Base yan sa kanilang bagong service interruption schedule. Mas predictable na, mas alam mo na sa oras na ito, dito ka magkakatubig. So, pwede mong paghandaan o pag-ipunan para dun sa pangangailangan mo, dun sa oras na wala kang tubig. Bakit ba tayo humantong sa ganito? Sabi ng Manila Water, naagapan sana yan kung naging operational noong Disyembre ang Cardona Water Treatment Plant sa Rizal na maglilinis ng tubig mula sa Laguna Lake para isupply sa Metro Manila. Kaya sana nitong maghatid ng 100 million liters ng tubig kada araw. Ini-insinuate lang may pagkukulang is really part of technical diligence to make sure that a complicated plant, our Cardona plant is the most complicated water treatment plant that we've ever built, no? Using
because you're treating very water that's not as clean as ang gut. They missed their target. They were supposed to deliver Cardona by last year and it was delayed. So that's partly their fault. Pinuno rin ng MWSS ang naunang pamamaraan ng Manila Water para tugunan ang problema gaya ng pagpapahina ng water pressure. The mistake of Manila Water was that they made a wrong simulation and they did not expect everyone to draw water at the same time. Yung tinatawag nilang valving, tinotono mo to subsee what how much water you could push to certain areas. That as we distribute the supply, you know, as best as we can, so that other most areas could have time for water. Ang punot dulo ng problema nais ding paimbestigahan sa Senado. We want to know what is happening, and what should we do about it. The committees are authorized to conduct hearings. Dapat natin imbestigahan. Saan ang gagaling itong problema ito? E mapapanagot ba ang Manila Water sa perwisyong idinulot sa mga customer? We are not empowered to issue fines or penalties against any of the concessionaires. The MWSS RO and the MWSS is actually pushing for a bill for a Department of Water and a Water Regulatory Commission. Unfortunately, this is still pending in Congress. Ang MWSS, aminado sa kabiguan ng gobyerno na makapagpatayo ng bagong dam. Ang naantalang pagpapatayo ng Kaliwa Dam sa Quezon, itutuloy na raw ngayong taon ng isang Chinese company at inaasahang matatapos sa 2023. Sa ngayon, pinayagan na ng MWSS ang paggawa ng mga karagdagang deep well sa Metro Manila para sa dagdag na 30 hanggang 100 million liters ng tubig kada araw. Ang isa pang remedyo, ang pagsaklolo ng Maynilad na mag-aambag ng 50 million liters ng tubig sa supply ng Manila Water. Pero sa Abril pa yan. Yung 50 MLD will only happen pagka na-lay down na yung pipes, plus yung planta namin na pangalawa sa Putatan, nag-operate na. Igan, tuloy-tuloy naman nga ang ginagawang bentahan nga rito ng mga drum at mga galon. Katunayan nga, kani-kanina lamang ay may dumating dito na truck at laman nga nito ang mga drum at mga galon na ibebenta rito. At live mula dito sa Pasig City, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.